Kamusta mga amigos? Luka Doncic ikinumpara kay Magic Johnson at Lakers na deny ang application para mawala ang salary ni LOUL DENG. Matatandaan nga mga amigo, nang nakaraang linggo bago magsimula ang free agency ay nag-apply ang Lakers sa NBA upang alisin sa kanilang babayaran ang salary ni LOUL DENG na nagkakahalagang $10 million. Bakit ito ginawa ng Lakers? Gusto kasi ng Lakers na magamit ang pera na ibabayad kay Deng upang makakuha ng player na starter caliber. Matatandaan mga amigo, kung hindi nyo naaalala, si LOUL DENG ay pumirma sa Lakers ng 4-year $72 million contract last 2016 summer. Nang panahon kasi na yon mga amigo, ang salary cap ay tumaas sa $94.1 million na dati ay $70 million lamang. Si Deng ay naglaro lamang ng 57 games sa Lakers at ang kanyang role ay maging mentor ng mga batang malalaro upang ma-develop ito. Yun nga ang kapanahunan ni na D'Angelo Russell, Julius Randle, Larry Nance Jr. at ang ating kababayan na si Jordan Clarkson. Kanina lang ay ibinalita ni Sam Sharanya ng The Athletic in Stadium na ang application ng Lakers ay na-deny ng NBA. Ibig sabihin mga amigo, hindi pinahintulutan ang Lakers na mawala ang salary ni Deng sa kanila. Ito ang halimbawa ng isang player na kahit na hindi na naglalaro ay may sasahurin pa rin sa team. Jackpot kumbaga mga amigo. Si LOUL DENG ay sasahod ng $5 million ngayong season at another $5 million next season para makumpleto ang $10 million remaining salary. Si Deng ay na-waive ng Lakers noong September 2018 at in-stretch ang kanyang salary upang makakuha ang Lakers ng star player at yan nga ay si LeBron James. Ngayong season ay medyo okay pa na bayaran si Deng ng $5 million kasi hindi na makaka-apekto sa pwedeng kunin nilang player dahil halos kompleto na ang kanilang lineup sa pagbubukas ng 2020-21 NBA season. Pero next season kung saan maraming mga bigating free agent player gaya na lamang ni Giannis Antetokounmpo, kung hindi siya pipirma ngayon ng Supermax contract ay magiging free agent siya next season. At ang $5 million na Deng ay malaking bagay para makuha si Giannis. Nag-apply sana ang Lakers ng career-ending injury para mawala ang salary ni Deng. Subalit, matatandaan na after nga umalis ni Deng sa Lakers ay naglaro pa ito ng 22 games sa Minnesota Timberwolves. At yon ang naging basihan ng liga para ma-deny ang application ng Lakers. Samantala, sa kabilang banda naman ang superstar ng Dallas Mavericks na si Luka Doncic dahil sa kanyang napakahusay na paglalaro ay nakukumpara na siya sa mga bigating manlalaro ng liga. At hindi papahuli dyan ang Mavs owner na si Mark Cuban. Ayon sa kanya, ang Slovenian sensation ay ang second coming daw ni Irving Magic Johnson. Ayon kay Cuban, si Luka Doncic daw ay kayang pumasa ng bola sa tamang oras at tamang player. Kayang pumunta sa spot na gusto niya at isang clutch player lalong-lalo na sa crunch time. Kayang mag-take over ng laro kahit sino pa ang kalaban, mabuting ka-teammate, palangiti at higit sa lahat mayroong karisma gaya ni Magic Johnson. Hindi mahirap sumang-ayon kay Mark Cuban sa kanyang mga comparison kasi mayroon naman talaga siyang punto. Malaki talaga ang pagkakatulad ni Magic Johnson at ni Luka Doncic kahit naglaro pa sila sa magkaibang era. Si Magic at Luka ay mga malalaking pass-first point guard na kayang umiscore kapag ginusto nila. Si Magic Johnson ay naglaro bilang isang facilitator ng 1980 sa likod ng maalamat na Lakers Showtime era. Si Luka Doncic naman ay binalik ang Dallas Mavericks sa pagiging contender pagkatapos ng Dirk Nowitzki era. Kung sa stats naman mga amigo ang pag-uusapan, eh medyo nakakalamang itong si Luka Doncic. Kung saan, nag-a-average siya ng 28.8 points, 9.4 rebounds at 8.8 assists per game.
at napasama siya sa conversation bilang posibleng maging MVP. Samantala, si Magic Johnson ay nag-a-average lamang ng 21.6 points, 8.6 rebounds at 8.6 assists noong 1980-81 season. Pero si Magic ay naging champion agad sa kanyang rookie season pa lamang. Samantalang itong si Luka Doncic ay nabigo na may panalo ang first round playoff last season. Yan lamang ang ating mabilisan NBA update sa ngayon. Kung mayroon kayong opinion ay isulat lamang ito sa ating comment section sa baba at aking babasahin yan. At syempre, huwag na huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe, like and share at i-hit mo na ang notification bell para wala kang ma-miss na mga bagong videos na aking i-upload. Maraming salamat.